Hello guys, nandito po tayo sa aking mga tanim na pineapple at ito po ang aking mga pineapple na itinanim. Ito pong pineapple is already 9 months at para mamulaklak po ang pineapple, it takes around 24 months bago po siya mamulaklak. Tapos 6 months po bago mag-mature ang kanyang bulaklak to a full-grown ripe pineapple. 6 months po ang hihintayin para mahinog po siya sa puno at maani po natin. So a total of 30 months, almost 3 years po ang paghihintay natin sa pag-aalaga ng pineapple. Para makatikim po kayo ng pineapple, paalagaan nyo po yung inyong itinanim na pineapple to up to 30 months. Ayan po, ito po yung aking pineapple na aking itinanim. At ito po yung magiging bunga niya after 28 to 30 months. At yan po ay, ito po ay aming binili. Papakita ko po sa inyo kung paano tayo magtanim at magbalat ng pineapple. At ang crown na ito, ito po ang ating itatanim na ito po ay magbubunga rin, mabubuhay after 24 months. Ito yung mamulaklak na at magbubunga up to 30 months ang maturity po ng hinog na pineapple. Ito po yon. So, tignan po natin yung aking mga pineapple dito. Yan po ang mga pineapple na aking itinanim. Mapapansin niyo po, ayan, hanggang dun sa dulo. Yan po ay mga 8 months and 9 months nang nakatanim dito at inaalagaan ko na po sila. So I have to wait 21 months more or 22 months more para makapag-ani rin ako ng isang ripe na katulad ng ganito. So yan po ang aking mga tanim na pineapple dito sa aking rooftop garden. So ang mga pineapple po ay kailangan ng total sunlight the whole day. Yun po ang gusto nila, na naiinitan sila lagi. Kahit na dahil ito po ay tropical fruit at originated in South America at nandito na rin sa ating sa Pilipinas, dahil tropical din ang ating country, so pwede rin po silang mabuhay. So ito po ay kailangan ng full sunlight from morning to afternoon. Wala pong problema basta mayroon siyang nadidiligan po siya ng tubig sa umaga at hapon. Wala pong problema. At kahit po sa bundok ay naghihintay din lang sila ng rainwater para mag-survive. So kasi yung pong kanilang mga dahon, yung mga dahon po nila ay parang pamilya po ng cactus. Nag-iipon po sila ng tubig sa kanilang katawan, sa kanilang dahon, at yan para to survive sa dry season. Kaya makikita niyo po yung kanilang mga dahon ay may lamang tubig po yan. Yan, nag-store po siya ng tubig during the rainy days o pag dinidiligan mo po sila. So wala pang problema dito sa ating pinya. Sa ngayon, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na puno na pineapple. So, ito, pag tinanim ko pa itong isa, pag naputol na po natin mamaya, papakita ko sa inyo paano putulin at paano balatan ang pinya na ito, at itatanim din po natin ulit na itong kanyang crown. So magiging 14 na piraso na po ang aking tanim na pineapple.